Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nag-uwi ng dalawang gintong medalya ang University of the Philippines Concert Chorus sa unang sabak nila sa Musika Orbis Festival sa Prague, Czech Republic. Nagpa-patrol, Jessica Domingo Gross. And the overall winner of this category, Philippines! Kilala sa kanilang signature choreo cappella o choreographed cappella na isang masining estilo sa choral singing na sinaliwan ng pagsasayaw. Matagumpay na iwinagayway ng UP Concert Chorus ang husay ng Pinoy matapos manaig sa Musica Orbis Festivals sa Prague, Czech Republic. Tinalo ng UPCC ang 17 bansa kabilang ang Czech Republic, Poland, Ukraine, Belgium, Finland, Germany, Norway, Italy, at USA. Itong in-announce na kami, talaga yung parang naging numb ako. Ito talaga yung feeling na fulfillment. Merong talagang product, yung fruit of labor, yung joy of seeing the fruit of labor na pinaghirapan ng grupo. Unang sari lang ng UPCC na binubuo ng 30 miyembro sa Musica Orbis, pero nakaginto at overall winner sa C3 Unrestricted Repertoire Category, naka-gold medal sa A3 Folklore Mixed Adult Choir Category at ginawara ng Special Award for Best Stage Performance. Kabilang sa winang pieces ng UPCC, ang Laygandangan, Malinak Laylabi, Tuksuhan at iba pa. Hinangaan din ng UPCC at binigyan ng standing ovation sa kanilang pagtatanghal sa iba-ibang parte ng Europa. Jetzt schon das dritte Mal mit dabei, dass der Chor hier... Ang mapakinggan ng musika ng koro ay isang pagpapala at natutuwa akong maging bahagi nito. Sumali ang UPCC sa Praha Musica Orbis bilang bahagi ng 2-month tour ng grupo sa mga pagtatanghal sa Europa. Sa kanilang pagdating sa Pilipinas, inuwi nila ang malaking karangalan na bunga ng pagsisikap, umaapaw nilang talento at dedikasyon. Para sa TFC News, Jessica Domingo Gross, ABS-CBN News. Ibinida ng mga kababayan natin sa New Zealand ang kanilang dance moves sa mga kanta ng Beanie. May mensahe rin sila sa Nation's Girl Group. Nagpapatrol, Cereza Lapas. Nakakaindak. Nakakapagpasaya. Ang galaw at musika ng pambansang girl group ng Pilipinas na Beanie. At maging ang mga Pinoy dito sa New Zealand, niyakap na rin ang Beanie Craze. Isang grupo ng Blooms ang nag-organisa ng dance lesson para makasabay sa signature choreography ng Beanie. Di akalain ni Tim Talan na marami na rin fans ang Beanie sa New Zealand. Nag-start yun, katuwaan lang namin ng mga friends ko kasi pinapractice namin yung pantropiko before for TikTok. And then after that, naisipan namin na since may Beanie Day, sabi namin, bakit hindi tayo mag-celebrate ng Beanie Day dito din sa New Zealand? So, naisipan lang namin na mag-book, nag-hire kami ng instructor, and then, ayun, pinost namin sa social media, especially sa TikTok. And nagulat lang din talaga kami na nag-viral, and marami din palang Blooms dito sa New Zealand na sobrang excited sila na maging part nitong dance class. Nagulat din ang instructor na si Wenimar Agil sa laki ng interest ng marami na matutunan ng galaw at musika ng Beanie. For fun lang sabi. Super fun. Tapos bigla siyang nag-invite na magturo ng bago with more students na interested din. So natuwa din ako as a dancer na marami din palang natutuwa sa class. Pinag-aralan ko siya knowing na may gusto akong ituro sa mga students na magte-take ng class, not just the choreography, pero like the essence of dancing, and at the same time,
para matuwa din sila. Siyempre, umaasa ang Bloom sa New Zealand na mabibisita sila rito ng kanilang idolo para magtanghal at makita ng personal. I really hope you know that you're very well loved here. I hope that you'll be able to come over, visit us, and see the beauty of Phoenix here in New Zealand. Everybody is waiting for you to come here and like feel home in New Zealand. Hopefully, maka-visit kayo sa New Zealand. I know you guys are enjoying your success and we're very proud of you. So, hopefully, magkaroon kayo ng world tour tapos mag-visit kayo sa New Zealand. Talaga namang ipinagmamalaki ng ating mga kababayan ang Beanie na nagpakilala rin sa mundo ng husay ng mga Pilipino. Para sa TFC News, Teresa La Paz, ABS-CBN News, New Zealand. Ibinahagi ng Filipino-American actor na si Brandon Perea ang karanasan niya bilang supporting cast member ng maaksyong pelikulang Twisters. Ito ang standalone sequel ng pelikulang Twisters na ipinalabas naman noong 1996. Nababadrol, Hollywood correspondent Yong Chavez. Ang bagong Hollywood superstar na si Glenn Powell ang leading man ng Twisters. The fact that we got to shoot this in Oklahoma, you know, in Tornado Alley during tornado season. You get to be around real storm chasers. You're around real meteorologists. We went to the National Weather Center. We were among this community. We were in the heartland shooting a movie about the heartland. The original Twister movie meant so much to this group of people. To kind of revisit that with the right group of people that wanted to be sort of guardians of that legacy was like just so important. Katuwang niya si Daisy Edgar Jones na unang nakilala sa dramatic roles gaya sa TV series na Normal People. Umiikot ang istorya sa kanyang karakter na si Kate, dating storm chaser na nakaranas ng trahedya mula sa lupit ng mga ipo-ipo. How would you describe your first experience as an action heroine? Wow, I mean, windy, this one. It was definitely a lot of running. I think I got quite fit, actually, throughout the filming. Yeah, I mean, Glenn puts it so well, but at the beginning of most filming days, it's usually, like, quiet on set and then action, but this one was very different. We had a guy with a megaphone basically just shouting, debris, rain, wind, throw everything you can at them, basically. And I think nothing can prepare you, but I really enjoyed it. It was quite a thrill after a cut after each scene. Kabilang sa supporting cast ng Twisters ang Filipino-American actor na si Brandon Perea. Have you experienced a tornado? We tried to chase after the movie. Glenn, Daisy, and I went to Oklahoma with one of our professional storm chasers. He was a professional. He took us on a safe route to try to see one, and we ended up in some good storms. No tornado touchdown, but I will try next season. Nagpahatid pa si Perea ng espesyal na imbitasyon sa mga kababayan na panoorin ang kanyang pinakabagong pelikula. To our Filipino fans, Pinoy pride, come watch Twisters. Please support. I appreciate the love throughout my entire journey, and Pinoy pride for life. Bagamat katang-isip ang pelikula, nakabase ang ilang parte nito sa mga pangyayari sa totoong... Is there anything about climate science that you learned through the making of this movie that really made an impact on you? How much there still is to learn about tornadoes and why they happen and how they happen. I mean, the meteorologists and the people who chase these things, they know a lot. But they were like, we still don't know how to get enough information to tell people when these things are going to happen. You know, they still... working on getting as much data as they possibly can to figure these things out. So it was really fascinating to me. Palabas na ang Twister sa Pilipinas at mapapanood na rin ito sa mga sinihan sa Amerika. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya.